So ayan, tatry natin ngayon i-aircon mga kabekis. Tingnan natin yung ano. So buksan ko yung aircon. So perfect siya mga kabekis. Hindi na siya nag-drop ng 11 at 10. Bumalik agad siya. So ibig sabihin maganda mga kabekis yung ano, compressor power up. So dito tayo ulit, Becky Works. So ang project ko naman ngayon eh, balik tayo sa Lancer itlog. Pasensya na sa mga nagre-request na kasi puro nakaraan daw eh, puro motor ang ginagawa ko. Bago ang lahat pala, so 3 days ago, naranasan ko sa Lancer ko, nagbo-voltage drop. I mean, pag nag-aircon ako, bumabagsak yung voltage read, ano ko, voltmeter ko. From 13 nagiging 10. So ang laki ng drop niya. So inisip ko siyempre, kalumaan na ng compressor. Yung compressor ko mga kabekis stuck pa. Mid-air pa yan. So 23 years old na itong Lancer ko. So medyo yung bomba niya, may hina na. At siyempre, hindi rin natin pwedeng isa walang bahala. Ang harness natin, yung buong wiring sa motor ng kotse natin, eh may kalumaan na. Sa tagal na po niyan. So maaaring na worn out na. So ang gagawin ko, kaysa naman palitan natin ang buo yung harness, anak tayo, yung laki dami niyan. Ang pinakamainam pong gawin pagka ganun ng problema na wirings, kaysa magbuo kang harness, magbabypass ka. Ibig sabihin, kung ito yung wire mo, puputol ka dyan, re-relay ka, kabit mo sa kabilang dulo. Bypass line. Parang ganun lang. So itong gagawin ko kasi mga kabeki, since nga sabi ko, baka makuha sa wirings. So humihina yung hinihigop ng compressor yung buong power ko sa loob. Although naka-power up lines na ako mga kabeki. Tapos kahapon naranasan ko ngayon, bumagsak yung minor ko, yung voltage ko, bumagsak 10. So naisip ko na try ko kaya palakasin yung compressor. Paano yun? Power up compressor. So ito yung DIY tutorial ko ngayon sa inyo mga kabekis. Paano ba mag-power up ng compressor? So ibig sabihin, parang, siyempre alam naman natin, lahat ng compressor na sasakyan, naka-relay na yan, automatic, galing pa ng stock from factory or from casa. So mangyayari, yung relay na ikakabit kong bago para sa compressor, para i-power up niya yung compressor, dun sa bagong relay ko na ikakabit, ang magsusupply sa relay na yon, yung relay din ng stock natin. So from relay, lumakas, babato sa panibagong relay, ang nagsupply sa relay, malakas din. So parang double relay ang mangyayari. So try natin yung uubra. Itingnan natin after nito kung yung voltmeter ko ba hindi na nagka-drop. So ano mga kailangan natin na materials? So gagamit ako ng relay. 80 ampere mga kabekis. Sa tingin ko kasi yung Bosch relay baka hindi umubra. Kasi 30 ampere lang yon. So mas mainam pagka ganyan kasi malalakas na. Mga compressor na. Ganito na gamitin yung 80 ampere mga kabekis. SPDT relay po to. Well, pwede po yung SPST relay. Since wala po akong available na SPDT na lang gagamitin ko. Tapos bibuild ko to. Lalagyan ko ng diet sa pagitan. Papakita ko sa inyo yung procedure. Paano ba mag-power up ng compressor. So, stay tuned, kabekis. So, kabekis, ganito na siya. Yan yung kabuuan niya. Yan yung relay natin, yung diode. Titape ko lang ng buo yan hanggang dito. Para sealed, di pasukan ng tubig. So, dito siya ipapesto na. Yan, kasi normally may cover tayo dyan. So, may isa na akong relay dito. Itong relay na to mga kabekis, since nagdagdag ako ng auxiliary pan para sa aircon ko para dagdag ano, pampalamig, yan yung relay nya. Kumuha rin ako ng trigger nito sa compressor din. Yung main line po ng relay nya mga kabekis, tumakbo po yan dun sa battery ha. Handaan nyo po, mas maganda po mga kabekis pa nag-relay kayo, dapat lagi
yung number 30 o yung main power nito manggaling po lagi ng battery na may fuse. Siyempre ito may fuse yun. Ang nilagay ko yata rito is 20 para sa auxiliary pan ko. So install ko na yung relay natin mga kabekis para sa compressor natin. Pakita ko sa inyo kung paano. Huwag nakahiga, huwag nakataas, lagi nakapababa. So ito kabekis, una hanapin yung linya ng compressor. So ito siya. Ang gagawin ko kabekis, kasi luma na rin itong harness nito, itong socket na to, tatanggalin ko na siya. Mas maganda pa naman kung diretso na yung flow. So put, alisin ko na to. Putulin nyo na yan kabekis. Make sure kabekis, pag gumagawa kayo ng mga ganitong electrical, bunutin nyo yung battery, no? So malino kabekis ha. Itong pinutol ko, ito yung dumiretso sa compressor. Ngayon pinutol ko na siya. Sa ngayon na pupunta sa 85 nitong bagong relay. Ayaw na kumapit ng panghinang. Malalaman nyo pag ayaw na kumapit ng panghinang mga kabekis, yung harness natin is lumang-luma na. Pagkaganyang luma na mga kabekis, pag ang gagawin nyo po dyan, pag magkoconnect kayo ng dalawang wire, paikot po, splice. Para yung bagong wire natin kahit paano, kapitan niya yon. Huwag po yung sugat lang dito, tapos iikot yung ganon. Huwag na huwag yung gagawin nyo mga kabekis kasi magdulos yun. Kahit hinangin nyo pa po, akala nyo lang kumapit yun, pero hindi. So yan mga kabekis. So ito na yun, papunta sa 85 ng bagong relay natin. Then yung kaputo nito, kabekis, ito nga sa baba, yung papuntang compressor, putulin na rin natin yan. Kaya na pupunta sa 87 nung relay. So ayan mga kabekis, may dalawang linya na tayo. 87, papuntang 85. Papuntang 87 ng relay. I-ayos lang natin yung dressing. So ayan mga kabekis, medyo linisin natin yung dressing. Ang dalawa. Ngayon yung pangatlong wire, ito yung 30 natin. Yung tatakbo sa battery. Ito yung 85. May sugat. Ito yung 85. Okay. Itong pula yung 87 natin mga kabekis. So mga kabekis, isang kaalaman at isang technique na rin. Pag nag-wiring kayo ganito. Kita nyo po. Yung mga pinag-splicean ko, hindi sila magkakasukat. Sali-salisi po. Ganyan po ang tamang pag-wiring ng relay. O kahit saan electrical po. Kailangan po hindi magkakapares yan kahit pare-pares pang positive yan. Ayan, magkakalayo siya mga kabekis. Mayroon kasi kung magkakadikit yan. Bigyan ko kayo ng isang example. Kunyari, may relay ka dyan, tapos may ginawa kayo rito, nagbaba kayo ng engine support, ng aircon, tapos aksidente medyo nahatak to, nababangat to. Kaya siyempre, yung iba, wala naman pakialam sa electrical, yung ibang mekaniko. Gaganon-ganon lang yung wiring, sasambulat lang. Medyo nahatak, nadiin, naipit. Magkaroon sila ng possibility na mag-contact yung dalawa. Namumblema kayo, mapapagasos pa kayo kasi karamihan ng mekaniko, pag mekanikong makina ginagawa, wala pa kailangan sa electrical yan. Itatabi lang nila, itatabi yan. Hagis-hagis lang yan, kahit maging sampayan ng loob yan. Diba? Namumblema kayo. Nagdikit lang pala to, tapos sasabihin sa inyo, naku sir, sira compressor mo, sira na yung ano, kailangan palitan. Biro mo, wire lang ang nagdikit, papalitan yung compressor mo. Nagigits po ba yung sinasabi ko? So kung kayo mag-DIY kayo, ganito ho gawin nyo para iwas abala. So ayan na mga kabekis.
buo na tong relay natin. So mga kabekis, gagamit tayo ng fuse dito natin ipesto. So number 20. Parehas nito mga to. So ganyan siya kabekis. So okay na, nabalot ko nang maayos to mga kabekis. Tapos lalagyan natin ng hose yan para safety. Mainline kasi yan, dapat sobrang protection na ginagawa natin sa mga yan. So ayan mga kabekis, malinis. So dalawang linya na lang to. Positive ang negative papunta sa battery. So napansin nyo, yung isang negative, yung relay, pagdating dito, dalawa nilagay ko para isa sa body ground, yung isa doon, pero magkasama sila sa isang wire para kalat yung body ground malakas. So pagapangin natin ngayon sa battery itong dalawang linya. So ayun na kabekis, tapos na siya. So ganyan yung paraan, yung procedure natin ng power up compressor. So ngayon testingin ko naman siya, yung clicking ng compressor natin kung maayos na. Kasi nung nakaraan niya, bumabagsak yung voltage, yung reading from 13 to 10. Tapos pati RPM ko bumabagsak. So siguro, kaya tinry ko to, baka sakali. Kasi maganda nga naman yung naglalagay ng relay sa mga linya. Pinalalakas natin lahat, lalo na yung mga gantong compressor, mga old model, mabibigat yan. So tira natin sa loob, papandali ko ito test. Makita ko mga sa inyo kabekis yung kabuuan ng pagkakawiring ko. Positive, negative, magdagdag tayo. So yung positive niyan, dito dumaan sa ilalim. So malinis, wala tayong kalat. Adyan siya nagsama-sama para malinis. Ito yung relay. So yung 30 ko, nandito yung fuse sa loob nito. Ayan, 20 rin ang nilagay ko na fuse. 20 amp. So 30 fuse, diretso sa battery. Tapos yung negative nitong relay na to, nagtap ako rito sa tornillo, saka dumaretso ron. So series po yung kabekis. Nagtap, sabay tumalun doon, diretso. Para lumakas yung dito lahat. Tapos yung 85, yun yung kaputol nga, galing doon sa sending unit or control nung nung compressor. Dati direct yung pinutol ko. Dinala ko siya sa 85, yung kaputol sa 87 na. So tayo sa harap, paandar natin ngayon yung sasakyan. Basta sa loob. Cold start pa siya mga kabekis.
So itong charging ng Kasaki ko, mga Bekis, ang pinakasagad po nito is 13.7 lang. Since Matic ako, saka EFI, kaya hanggang ganun lang ang naging charging nito. Tapos yung alternator ko pa is 80 ampere lang. So ayan, tatry natin ngayon i-aircon, mga Kabekis. Tingnan natin yung ano. Subuksan ko yung aircon. So perfect siya, mga Kabekis. Hindi na siya nagka-drop ng 11 at 10. Bumalik agad siya. So ibig sabihin, maganda, mga Kabekis, yung ano, compressor power up. Hindi na siya nag-drop po, mga Kabekis. Headlights. Busina. Kahapon kasi, mga Kabekis, talagang pagka-on ko ng ano, ng AC, nagulat ako, G's na lang, 11, tas 10. Hindi naman siya namamatay, yun nga lang, parang bumabagsak yung RPM, nagda-down. So ang unang tingin ko kasi, dati kasi napacheck ko na to, as per Sir Boss Apo, yung gumagawa ng aircon namin, mahina na yung bomba, 60 na siya. Pero nag-automatic pa siya lang na pag antong malamig, gabi, o kaya babasahin ko yung condenser ko, nag-automatic siya, namamatay-matay siya. Ayan, ayan, marinig yun, nag-automatic na. So kahit paano, mga Kabekis, nagbago siya. Actually, gumanda pa yung ano ko, yung compressor ko, mga Kabekis, namamatay hindi agad, oh. O, pero hindi siya nag-drop ng 11. So walang halong biro yan, mga Kabekis, itry nyo yung DIY na yan. The best compressor power up. Tapos lalo na kung naka-power up lines ka pa sa susian. Tapos yung sunod na video, mga Kabekis, abangan nyo yung double power up, ginagawa ko na rin. Pero inuna ko muna itong compressor power up kasi nga na-alarma ako dahil kanina bumabagsak talaga yung RPM, saka yung volt reading ko bumabagsak. Ayan, bumabalik siya 12.6, oh. Kahit naka-on yung mga ilaw ko, mga Kabekis, pati yung underglow ko, lumalaban siya. So tingnan natin sa hood. So ayun na, mga Kabekis, oh, ang bilis na nag-automatic, nawala na yung bigat niya sa makina. Hindi na siya nahihirapan, Kabekis, oh. Kahit sinabi nyo nung dati nag-aircon technician si Boss Apo na yung bomba ko mahina na, pero parang wala na nangyari, oh, nag-automatic siya agad. So mga Kabekis, yan yung DIY project natin for today. Sana may natutunan kayo. At subukan nyo, wala na mawawala, mga Kabekis. Pero masasabi ko nga sa inyo, perfect, ang laking tulong sa compressor ko, yung ginawa kong power up compressor. So salamat, mga Kabekis, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Thumbs up.